EPES analysis involves the evaluation of the firm's past performance, present condition, and business potentials. The analysis provides information about the following, among others. So, ano kasi yan, no? Yung EPES analysis kasi, oh, alam naman natin, di ba, nakita tayo financial statement, complete set of financial statement, na from income statement to statement of financial position, changes in equity, cash flow statement, pati yung notes. Kaya lang kasi, no, may kita lang natin mismong figure. For example, yung amount ng income, no, income or loss natin, amount of total assets, amount of total liability, amount of total equity, no? Ganun lang. Okay, ito yung cash flow natin from operating activities, cash flow from financing activities, cash flow from investing activities. Eh, ang tanong, no, okay na ba tayo sa mga amount na yan? Para nagkakaroon kasi tayo sa EPES analysis ng mga comparison, no? Yung mga comparison between two accounts, no? Okay, for example, nakakuha tayo ng net profit na 100,000 pesos. So, unang tingin, no? Malaki na yan. Yun pala, no? Ang laki ng investment sa company niya, tapos ilang kinita. Yung total assets niya, 10 billion pesos, tapos sa profit mo, 100,000. Pag tumigil sa amount of profit, ay okay, may 100,000. Yun pala, pag nag-compete ka ng mga return on assets, return on sales, no? Napakalit na percentage na, below 1%, ang late na nun. No? Pag kinapirma mo sa responsibility accounting yan, eh, di ba meron nga tayo mga residual income computation dun. Eh. Nakakaroon tayo ng, ano, ng standard na income, di ba? Yung minimum o yung record income natin sa residual income computation. O dito kasi, wala tayong ganun, no? Ang mangyari dyan, i-compare din natin yan sa tiyatawag natin ng mga cost of capital. No? For example, yung return on asset natin. Ganun pa rin yan eh. Pwede mo isipin yung ganun eh. Medyo babagoy lang natin yung concept, no? Okay. Kasi dyan, sa responsibility accounting, nadadami natin yung mga tiyatawag natin ng mga segment margin, yung mga short-term performance margin natin, yung mga controllable margin. O dito, tingin ka agad tayo sa profit. Walang mga ganun usapan. No? Nandito tayo sa company as a whole din, no? Financial statements of the company as a whole. So, ang performance measure natin, no? Kung isipin natin, doon tayo sa ano, sa company as a whole. Kaya pag nag-compute ka ng mga return, huwag ka na magganap ng mga controllable margin dito, no? Huwag ka na magganap ng mga segment margin. Kasi unang-una mo makikita diyan, gross profit, operating income, net income before tax, net income after tax, sila mga choices mo eh. Kaya nga pag silent dito, kung sa responsibility accounting, pag silent, ginagamit natin controllable margin, no? Kung determinable sa problem yan, ang ginagamit natin numerator, no? To compute the return on asset, return on sales. Dito, nandun ka na kagad eh, sa net income after tax. After tax tayo dyan pag silent yung problem. Yun ang ginagamit natin ng income figure. Unless, no? And specify natin, no? Kasi may mga, ano tayo eh, may mga return tayo na talagang specific na dapat gamitin mong gantong figure, no? Minsan ginagamit mo dapat net income before tax, net income before interest and tax. Kung masyadong specific yung problem, mamaya pag-uusapan natin yan. Okay. So, ngayon, yung mga ratios natin, no? Kasi yung mga ratios natin, yan, yung mga analysis natin, no? Ina-analyze natin yung profitability of the firm, liquidity, no? Liquidity of the firm, solvency, stability, yan nga sabi, no? Safety of investment in the business. Tapos yung mga efficiency, no? Or effectiveness, no? Ng management doon sa firm natin. Okay. Kaya sa mga ratio natin, may mga classification tayo dyan mamaya eh. May mga tiyatawag tayo ng mga profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios, stability ratios, etc. Marami yan, no? Marami tayong mga ratio. Dito ka talaga magbe-memorize ng mga formula. Pero haluan nyo talaga ng, ano, ng analysis, no? Kung bakit naging ganyan ang formula niyan. May mga basic rules naman tayo nilagay dyan sa handout natin, no? May mga basic rules tayo on ratio calculations. Ulitin ko lang, no, hindi siya purely ratio calculations. More on ratio calculations ang EPES analysis, lalo na sa CD board exam. Kaya lang minsan nadadamay yung tungkol sa vertical and horizontal analysis. Okay, lima kasi yan eh. Ito, EPES analysis tools and techniques. Horizontal, vertical, financial ratios, gross profit variation analysis, and cash flow analysis.
Okay pala, nasasabihin ko na hindi ko na-discuss yung cash flow analysis kasi parehang-pareho lang din naman ng sa financial accounting yan. Wala pinagkaiba dyan. Kung yung makinaklassify natin na inflow sa outflow doon, yun din yun. Kung yung makinaklassify natin na operating activities, investing activities, and financing activities, yun pa rin yun. Diba? Alam na natin yung mag-prepare ng cash flow statement using the direct method and indirect method. Okay. Diba? Pag direct method, diba, nagsisimula tayo sa cash receipt, no? From the customers, less yung payment to supplier, less payment of expenses, equals yung cash generated or cash used in operating activities. Pag investing activities naman, basta related sa acquisition or sale of non-current assets, no, nilalagay natin sa investing activities. Okay. Pag financing activities naman, lahat ng mga activity na related to financing, no? Ano yung financing? Siyempre, yung mga equity yan. Yung mga equity transactions natin. Investment of the owner, issuance of share capital, payment of dividends. Basta importante, ako dati, no, pag nagka-cash flow statement tayo, isipin mo, no, kung yung cash flow, kung yung transaction ba ay merong involved na cash. Di ba? Kasi may mga transaction tayo na hindi naman involved ang cash. Bumili ka ng machinery on account. Machinery, investing yan. Yung pala, on account. Dinebit mo machinery, credit accounts payable, nasa ng cash doon, no? Kasi yung cash flow analysis natin, pinapaliwanag natin noon, ginagawa natin ng report yung naging net increase or net decrease in cash balance. Inaalam natin saan ba ginamit yan? Sa operating ba? Sa financing? Sa investing activities? Okay. So, yun lang naman ang ano doon. Hindi ko naaning yan. Binigyan ko na lang parang, binigyan ko na lang kayo ng konti idea dyan. Alam ko, tapos na kayo sa cash flow analysis na yan. Anyway, no, re-review pa rin naman kayo dyan sa integration niya sa auditing problem sa financial accounting. Aalisin ko na yan sa discussion ng financial statement analysis kasi wala pinagkaiba dyan. Ha? Walang babaguhin na kahit anong rule. Okay. Yung gross profit variation analysis, dimension FS analysis, nasa handout natin yan, pero hindi ko na muna siya i-discuss ngayon. Sige, idagdag ko na lang yan sa ano. Eh, kasi konti na lang natira, eh, no? Konti na sa MES natin. Kayang-kaya din. Kasi saglit na discussion lang yan, pero alisin ko na lang muna. Ang pinaka-focus ko na lang muna yung financial ratios, tas idagdag lang natin yung horizontal and vertical analysis. Okay. Yan lang naman yung first three tools, no? And techniques in FS analysis. Horizontal, vertical, and financial ratios. FS analysis, kasi no, titingin ka lang sa financial statement at gagawa mo ng mga ratio, no? Gagawa mo ng mga iba-ibang mga analysis yan. Okay. So, start na tayo, no? Doon tayo sa horizontal analysis. Ano ba sinabi dyan? Horizontal analysis involves comparison. Madali lang dalawa eh. Na actually, wala naman talaga tayong masyadong trabaho sa horizontal and vertical. Ang pinag-trabaho natin dyan yung financial. Daanan lang natin horizontal and vertical. Okay. Horizontal analysis involves comparison of figures shown in the financial statements of two or more consecutive figures. Ito lang yung note dyan eh. Yung two or more consecutive periods. Okay. So, ibig sabihin dyan, kaya tinawag na horizontal analysis, no? Horizontal, horizon. So, ipag-analyze natin financial statement, pahiga, no? Ibig sabihin, magko-compare tayo ng, for example, 2019 financial statement and 2020 financial statements. Ano ibig sabihin nun? Parang gato na mangyari dyan, no? Okay. Ganyan, no? For example, tinignan natin yung income statement natin, no? Sa income statement. Okay, so, for example, income statement. Income statement, given, no? Ito, meron tayong 2019 income statement and 2020 income statement. Okay, and ano yung nakikita natin dyan, no? Hindi ko nalalatin yung mga makikita mo sa income statement, pero syempre, ang pinaka-ano dyan yung sales muna. Sabihin natin, yung sales natin for 2019, 10 million. Sales natin for 2020, 11 million. Okay. Ang lagi mo lang dyan,
Ulitin ko lang na dalawa yun, no? Kaya horizontal analysis kasi ito pa horizontal yung pag-analyze natin. Okay, so yan. No? For example, in income statement, yung sales natin, meron tayong 10 million pesos for 2019, 11 million for 2020. Ang gagawin nyo lang dyan, no? Kukumpitin nyo lang kung magkano yung increase or decrease per item. Per item yan, ha? Eh? Usapan natin per item. Okay, so for example, yung increase or decrease natin dito, okay, dalawa rin yan. Lagay tayo ng amount of increase or decrease, tapos yung mismong percentage. For example, yung amount of increase or decrease na rin dyan, ito, 1 million pesos, no? 1 million pesos increase. Ganun lang ang ilalagay natin. Okay. 1 million peso increase. And, paano kumpit ang percentage? Siyempre, yung 1 million, i-divide natin sa yung amount ng account na yan, doon sa base year natin. Ano yung base year? Yung previous, no? Yung nauna. Sa dalawang year na kinukompare natin na financial statement. Okay. For example, 1 million, no? I-divide mo yan sa 10 million. Kaya siya magiging 10% increase. Ganun lang, no? Hindi ko na isa-isayin yan, pero sabihin natin, no? Idagdag natin, for example, ang cost of goods sold natin 6 million for 2019. Okay, 6 million for 2019 and sabihin natin na 7.2 million pesos for 2020. So, ibig sabihin meron tayong 1.2 million increase in cost of goods sold. Okay, 1.2 million divided by 6 million equals 20% increase. Ganun lang siya, no? Tuloy-tuloy lang. Goods sold, gross profit, operating expenses, up to profit or loss. Ganyan lang ginagawa natin. Okay. Ganun din na sa statement of financial position natin, no? Statement of financial position. For example, makikita natin dito yung cash. Yung cash natin, 200,000 pesos for 2019 and 210,000 pesos, no? For 2020, amount of increase, no? Meron tayong 10,000 pesos na increase. 10,000 peso increase divided by 200,000 pesos equals 5% increase. Ganun naman, no, gagawin natin dyan. From cash to receivable, to inventory, to supplies, to non-current assets, no, yung mga PPE natin, land, building, machinery, pati mga liability, hanggang sa mga total, kukumpitin mo lang kung magkano increase or decrease. Okay, yan yung tinatawag natin na horizontal analysis. The difference of the amount between two periods is calculated. No? Ganun ginawa natin kanina. And the percentage change from one period to the next is computed using the earlier, no, earlier period. Ito nga sinasabi ko kanina, yung 2019. No? Yan ang pinang ginagamit mong denominator para makompute yung percentage. Period as the base. Okay? Yan na yun na. Yan ang ibig sabihin yan, no? Nung formula natin siya. Comparisons can be made between an actual amount compared against a budgeted amount. No? Pwede ba rin gawin yan? No? Lalo na kung nasa first year ka pa lang ng operation. No? May mga budget lang yan. With the budget serving as the base or pattern of performance. Okay. Pag ginamit mong budget, no? Yun ang magiging parang previous year natin. No? Ang limitation lang kasi natin dito, no? Pag may mamanasod ka mga problem, limitation dyan na for horizontal analysis. If a negative or a zero amount appears in the base year, percentage change cannot be computed. Totoo naman yun, no? For example, meron ka nakikita dyan, o supplies. Eh, wag na lang, no? Gawin na natin prepaid rent. Okay, prepaid rent. Supplies, alam naman zero yun, no? Yung prepaid rent natin, okay, yung prepaid rent natin for 2019 ay saktong zero. Okay. Siyempre, account din yan, no? Sa financial even natin. No? Pwede mangyari naman yung ma-zero yan. Prepaid rent natin for 2020, 20,000 pesos. O, alam naman natin na meron tayong 20,000 pesos na increase. Kenta daw, no? Paano mo kumpitin? Di ba? Paano mo makukumpit yung percentage dyan? Hindi naman natin pwede pagpilitin 20,000 divided by 0. Talaga 0 yan. Okay. So, ano ibig sabihin nun, no? Wala. Walang ilalagay dyan. Yung nga yung limitation eh. If a negative or a zero amount appears in the base year, percentage change cannot be computed, no? Cannot be computed. Huwag tayong maglalagay na kahit ano dyan, no? Walang zero. Blanco ang muna lang. Okay, pag zero or negative.
yun na yung pinaka-limitation niya. So, yun na. Basta ang procedure lang dyan, no? Iko-compare nyo lang yung dalawang amount noon ng same account, no? Okay? Last year versus current year. Same financial statement account, no? Compute natin yung increase or decrease in amount and in percentage. Okay, ito, yan ang ano natin, yung horizontal analysis. Pero patay sample dyan mamaya, na yung pinaka-sample problem natin. Uulitin natin yan, horizontal. Next, yung vertical analysis. May mga ganyang problem, ha? Kahit yung mga ganyang computational percentage, may mga ganyang problem na nakikita talaga kahit sa actual board exam. Hindi nawawala rin yan. Vertical analysis is the process of comparing figures in the financial statements of a single period. Okay, yung kanina, two or more consecutive periods. Ha? Hindi lang kasi hanggang 2020 yan. Ha? Pwede mag-going sa 2021 yan, 2022, etc. Common lang talaga na 2 years lang ikaw na compare. Ha? Pero hindi limited for 2 years. Ha? Ngayon, yung vertical analysis, kung horizontal, no? Pa-horizontal nga, kaya nga horizontal yan. Okay, yung vertical analysis, hindi isang taon lang tayo, no? Isang period na pag-uusapan natin. Pa-vertical tayo. Pa-vertical. Okay, in sumunod, kung gusto mo i-analyze yung financial statement using vertical analysis for 2020, gagamitin mo lang lahat ng figures for 2020. Kung gusto mo gumawa ng vertical analysis for 2019 financial statements, okay, edi gamitin mo lang yung 2019 financial statement. Hindi ka pwedeng gumamit ng dalawa, no? Makaiwala yan. Okay. Pababa, kaya ka vertical. No? Pababa yung gabi natin na analysis dyan. Okay, so yun eh. It involves conversion of figures in the statement to a common base. Yung sinasabing common base natin dito, no, yung to a common base, ibig sabihin kasi, no, sa vertical analysis kasi, okay, ang gagawin natin, for example, meron na tayong income statement dyan. Ang nakalagay, for 2020. Income statement for 2020. Ano may kita natin? No? Meron tayong sales, cost of goods sold, gross profit, operating expenses, okay, profit or loss. Hindi ko nagagawin ng before tax, before interest and tax. Okay na yan. Sabihin natin meron tayong sales na 100 million pesos. Ang cost of goods sold mo ay 70 million. Okay, after 70 million, 30 million pesos na gross profit. Operating expenses na 20 million, profit or loss, 10 million pesos. Gatong gagawin natin dyan, eh? Gatong gagawin dyan. Pag sabi vertical analysis, sasabi na it involves conversion of figures in the statements to a common base. Pag sabi common base, ibig sabihin, na, sabi conversion of figures, i-convert yun lahat-lahat na mga makikita niyong amount dyan na in pesos to percentages, no? Percentage ang kalalabas na yan. Okay, dapat gagawin yung percentage yan. Percentage of ano, no? Percentage ng common base. Yung common base natin depende kung anong financial statement ang ginagawa mo ng vertical analysis. Okay. Ang rule natin dito, no, kung sino yung pinakamalaking amount dyan. Hindi lang ganun parang ka-literal. Ha? Kasi ang pinakamalaking amount, ganito kasi nagkamali ako sa isang exam dati. Okay, for example, kalam, balikan natin sinabi kong yun. Eh. For example dito, yung highest amount in income statement, to, syempre alam naman natin yung sales. Kaya siya yung magiging base, common base natin. Yung base amount natin. Yung magiging 100%. Kaya magsisimula, no? 100%. Okay? Tapos, si cost of goods sold, no? Para ma-convert into percentage yan, yung 70 million ni cost of goods sold, i-divide mo sa kung sino man yung 100% doon sa 100 million. Kaya siya magiging 70%. Tuloy-tuloy na yan, yung gross profit natin, 30 million divided by 100 million equals 30%. 80 million divided by 100 million equals 20%. At si profit or loss, okay, profit or loss ay 10%. Ganun siya, no? Ganyan ang gagawin natin. Okay, i-divide natin lahat na may kita mong account dyan, no? Lahat na merong amount,
doon sa common base natin. Sa common base natin, yung highest amount, no, sa isang financial statement. Sa income statement, yung sales. Ang tanong, anong klaseng sales? Dalawa kasi yan. Meron tayong gross sales and net sales. Eh dati, no, parang nasa utak ko lang, basta kung sino pinamataas na amount, siya yung base. Sinagot ko gross sales. Mali, no? Ang sabi dito, this is accomplished by expressing all figures in the statements as percentages of an important item. Important item. Such as total assets in the balance sheet or net sales. Ha? Net sales ang ginagawa 100%. Siya ang 100%, no? Dun sa income statement. Baka lumabas kasi yung question na yan, eh. Ang base natin in income statement ay si net sales. Kapag nasa choices, si gross sales, no, ignore nyo na lang yan, net sales ang pinag-divide natin. Okay, mamaya kasi gumawa kayo ng common size. No? Common size income statement o common size statements or common size financial statements, another term lang yan, no, for vertical analysis. Eh, no, common size statements. Tinawag na common size yan kasi kahit gano'n pakalaki yung mga amount na makikita mo sa financial statement, mga bale, wala, no? Kasi gagawin mo lang percentage. Kung sales mo man ay 10 billion o kung sales mo man o 1 million lang, magiging 100% lang yan. No? Kung sales, kung yung total assets ni company A, 100 billion, at ang total assets ni company B ay 10 million lang. No? Pag ginawa mo ng common size or vertical analysis yan, pareho lang ang makikita mo dyan, 100%. Kaya siya tinawag na common size statements. Okay, kaya huwag kayo malito dyan, ha? Pag sinabi common size statements, vertical analysis yan. Okay, huwag kayo malito na, ano yung common size? Vertical ba? Horizontal? Vertical yon. Kasi sa vertical ka, mag-convert na lang ng mga amount into percentage. So horizontal, ang trabaho mo dyan, kumbitin yung change. Yung change, no? Increase or decrease in amount or and in percentage. Yan ang horizontal. Dito, i-convert mo lahat ng amount, no? Lahat ng account into percentage. Percentage of total assets in balance sheet and percentage of the net sales, no, in the income statement. Okay, so ayan na, percentage composition statements are used for comparing, number one, multiple years of data from the same firm. Okay, no, pwede mo rin gawin yan, no? Hindi ibig sabihin yan, parang, ba't ganun? Parang multiple years na naman. Kala ko ba single period? Hindi. Titingnan mo lang, no, kung yung structure na ito, o yung mga, parang ganito, no, nakita mo, sales 100%. Cost of goods sold, 70%. Operating expenses, 20%. Checkin mo lang kung 2021 ba, yung operating expenses ba, 20% pa rin ba? O naging 25%, o tumaas pala expenses natin, no, in relation to sales. Parang ganun. Okay, kino-compare mo lang, no, kung ilang percent na yung mga kada account do sa base, no, yung base, yung common base natin. Okay, and number three, number two, companies that are different in size. Yun nga yun, no? Naging common size na lang. And company two, industry averages. No? Ano ba yung average percentage of operating expenses dun sa net sales, sabihin natin, o yung company, yung industry average, 25%, o say 20% lang. Okay, no? Below the industry average, yung expense mo. Okay, so yun lang yun, no? Sa balance sheet, ganyan din ang gagawin natin. Sa balance sheet, i-divide nyo lang lahat ng amount, no, lahat ng account natin doon sa common base natin. Ano yung common base? Total assets. Okay na yan, no? Iwanan ko na muna yan. Balikan na lang natin mamaya sa illustrative problem natin. Ngayon, doon tayo sa ratio analysis. Dito, hindi ko na muna iisa-isahin lahat ng mga ratio kasi siguro nasa 50 ratios lahat yun na pag tinota lahat. Hindi ko bilang yan, no? Kasi ang daming, hanggang ngayon, may mga na-encounter pa rin ng mga panibagong ratio. Kaya lang, ang
kailangan natin discuss ngayon, no? Ano yung mga talagang makikita mo sa CP board exam na common na financial ratios, no? Kasi may mga ratio talaga na hanggang ngayon, no? Kahit na nagkatrabaho na kami, may makikita kayo mga panibagong ratio. Pag nag-MBA kayo, no? May mga makikita naman kayo mga panibagong ratio. Bakit? Kasi magkakaiba yung mga author na yun, eh. Magkakaiba yung mga bansa niyan, no? May mga ina-invento talaga mga ratio. Hindi man na-invento, pero hindi lang talaga tayo masyadong familiar sa lahat ng ratio na yan, no? Ano lang yung mga common, no? Ano yung mga malamang na mga cover lang ng CP board exam, no? Doon lang tayo. May mga ratio kasi na parang, ano eh, kahit sino, parang ngayon lang nakita, eh. May mga ganun talaga. Okay. So, doon lang tayo, ma'am, sa pinaka, yung mga common lang na financial ratios. Sige, no? Doon tayo sa pangatlo, ratio analysis. Ratio analysis involves development of mathematical relationships among accounts in the financial statements. Yung ratio natin, na pwedeng ano yan, no? Pwedeng yung gagawin lang natin operation, magde-divide lang tayo ng dalawang amount, no? Pwedeng mag-multiply din. Ganyan lang ginagawa natin, no? Minsan, magli-list lang tayo. Kaya lang, kadalasan, puro divide ang gagawin natin. Ha? I-divide natin dalawang account na sa financial statement. Pwede tayong mag-divide ng dalawang account na galing pareho sa income statement. Pwede tayong mag-divide ng dalawang account na galing pareho sa statement of financial position. Dalawa lang naman yan. Income statement and balance sheet. Okay, pag gumawa ng ratio analysis, no, wag mo nang wala na tayo doon sa ano eh, sa ibang financial statement kasi apat, di ba? No, isama natin cash flow analysis saka yung statement of changes in equity. Wala naman tayong gagawin doon sa ano, no? Titingnan mo pa ba yung ano, magkano yung cash use, no? Cash payment, no, yung payment to expenses, walang ganoon, no. Walang ano, hindi magagamit 'yon dito. Sa financial ratios talaga, no? Ang ginagamit lang yung dalawang financial statement. Kung tutusin nga sa ano eh, dun sa vertical, sa horizontal, ginagamit lang talaga natin dyan yung horizontal, yung ano lang naman eh, yung income statement and balance sheet. Ganda sa ratio analysis. Income statement and balance sheet lang tayo. Okay. So, ulitin ko lang, no? Pwede ka mag-divide, no? Pwede ka mag-multiply, no? Pwede ka mag-deduct na lang ng mga account dyan. Pero more on division ang gagawin nating operation dito sa ratio analysis. Okay. So, sa ratio analysis, na, ulitin ko lang, pwede ka kadalasan dyan, puro dalawang account lang naman ang involved dyan, eh. Dalawang account lang. Okay. Pwede yung dalawang account na yan, galing pareho sa income statement. Pwede yung dalawang account na yan, galing pareho sa balance sheet. Pwede yung dalawang account na yan, no? Yung isa galing sa income statement, yung isa galing sa balance sheet. Pag yung isa galing sa income statement, yung isa galing sa balance sheet, dahil combination ng dalawang financial statement yan, meron tayong rule doon. Okay. Ano yung mga rule na yan? Ito yung mga rules natin, ha? Basic rules on ratio calculations. Number one, when calculating a ratio using balance sheet numbers only, okay, ito ha, sabi na using balance sheet numbers only, yung dalawang account na ginamit natin, nang galing lang pareho sa balance sheet, the numerator and denominator should be from the same balance sheet date only. Okay. Ano yung pinaka-common na ratio na alam natin? No? For example, nagkaroon tayong ano eh, no? Nagkaroon tayong idea na sa mga ratio na yun doon sa responsibility accounting eh. Okay. For example, yung pinakamadaling ratio, yung current ratio natin. Di ba? Anong current ratio? Current ratio equals current assets divided by current liabilities, no? Yan ang ano natin eh. Yung formula natin for current ratio. Ano yung ratio ng current assets natin sa current liability? Siyempre, alam na natin no, kung paano mag-identify ng current assets sa current liability. Sa mga financial statement, no? Hindi na yung pag-classify ng current assets sa current liability, hindi na ganun kahirap kagaya sa financial accounting natin dati. No? Na-detalyado kung sino-sino yung mga current assets sa current liability. Dito sino lang yung mga common na current asset. No?
Wala, ano yung mga common na current asset natin? Adjusted na cash, receivable, marketable securities, prepaid expenses, inventory, supplies. Yung anim nga lang kadalasan nakikita ko eh, sa mga financial statement eh, pag financial ratios eh. Cash or receivable, inventory, marketable securities, supplies, okay, yan, inventory. Sila yung mga, ay, mga prepaid expenses eh, ng mga common no, na current assets natin sa MAS, pag financial ratios ting usapan. Okay. So, alam na natin pag-identify niyan. Yung current liability, ganun din. No? Iilan lang yung kadalasan given dyan. Sina accounts payable, saka note payable lang yan. O minsan accrued expenses. So, for example, yung recreation natin, yung formula natin, current assets and current liability. Yung current assets natin, no? Dapat yung current assets natin, kung yung current assets natin ay eh, para sa 2020, dapat yung current liability natin ay eh, para din sa 2020. No, kinuha natin from 2020, statement of financial position. Hindi pwede yung current assets mo from 2018 tapos yung current liability for 2020. Anong kinalaman nun? No? Walang kinalaman yun. Yun ang unang sinabi dyan sa basic rule calculation natin. Eh. Ang basic rules on ratio calculation. Okay, huh? When calculating a ratio using balance sheet numbers only, the numerator and denominator should be from the same balance sheet date only. The same is true for ratios using only income statement numbers. Huh? Ganun din. Pag gumamit ka ng formula natin for return on sales, dito ha, huwag nyo lang isipin dito yung controllable margin natin. Ang return on sales natin, pag solid na problem, ang gagamitin mo dyan ay profit after tax, no? Or net income after tax. Yun ang return on sales natin. Net income after tax divided by ano, gross sales or net sales. Eh, may ano, na-type ko ng N eh. Net sales yan, na net sales. Yun eh. Return on sales equals profit after tax divided by net sales. Yan yung return on sales. Yung profit after tax natin, no, kung kinuha mo yan sa 2019 income statement, eh dapat yung net sales natin, no, ay galing sa 2019 income statement. Exception, calculation of growth ratios. Sa mga natin ginamit yan, alam ko ginamit natin yan saan eh. Example yun yung ginawa natin sa cost of capital, no, dun sa computation dividend yield. Diba? Parang kinukompute natin yung expected dividend per share. No? Expected dividend per share. Ginamit mo numerator, expected, naging future ka na, no? Future na dividend, tapos pinandivide mo yung current na market price. Parang yun na, yun lang yung ano dun. Okay. Next, if an income statement account and a balance sheet account are both used to calculate a ratio. Ito sabi ko kanina, kaya paano kung yung isang account kinuha natin ng galing sa income statement? Yung isang account naman galing sa balance sheet. Ano gagawin natin? No? The balance sheet account should be expressed as an average for the time period represented by the income statement account. Ano ibig sabihin nun? No? Gantong gagawin natin. Anong sample ratio doon? No? Ang sample ratio natin dyan, okay, no? Sa sample ratio natin, yung mga turnover ratios natin. Ano yung mga turnover? For example, magko-compute tayo ng accounts receivable turnover. Ayan. Sinabi kasi accounts receivable turnover, okay, mamaya ako na paliwanag yung mga ibang yung mga ibig sabihin ng mga ratio din. Nagpo-formula lang muna tayo ngayon. Pero itong AR turnover, sige, bigyan natin ng ano. Yung current ratio nga pala, no? Current ratio, example siya na, tiyatawag natin na liquidity ratio. Liquidity yan, eh. Okay. Lagi ko na nga, no? Yung current ratio, sample of liquidity, no? Liquidity ratio. Ano yung liquidity ratio, no? Ano yung liquidity? Liquidity, yung ability of the firm, no, to pay the currently maturing obligations. Yung term na ginamit nandiyan, na, yung currently maturing obligations. Currently maturing, no? Yung within 1 year or normal operating cycle of the business, yun na naman, no? Doon tayo sa definition na yan. Basta within 1 year na lang, na para madali. Within 1 year, kailangan mo nang bayarin yung mga obligation na yan. Ano yun? Yung mga current liability.
Ano yung ability ng firm na bayaran yung mga current liability natin? Yun ang liquidity. Ang tanong, ano yung pwede natin pambayad? No? Ano yung pwedeng pambayad ng company sa mga current liability? Baka sabihin natin, lahat ng assets pwede pambayad. No? Pwede may benta lahat yan, hindi. Wala tayo sa assumption na pwede mo naman i-convert lahat sa cash. Hindi. Ano yun? Mag-liquidate ka na. No? Hindi. No? Nasa normal operation lang tayo. Isipin natin, no? Within one year, magbabayad yung company. Ng for example, 100,000. Kasi yan ang total current liability niya. Ang tanong, no? Ano yung pwede pambayad ng firm para sa 100,000 pesos na current liabilities? Okay. Ang imamatch natin dyan, yung mga current assets. Diba? Kasi yung mga current assets, sila naman yung ina-expect natin na ma-realize, no? Or ma-convert into cash within 1 year, no? Or normal operating cycle. Diba? Doon makukuha yan. Kasi yung mga non-current assets natin, matagal pa magiging cash yan. Nandun lang tayo sa current assets. Kasi yun yung magiging ability ng firm. Kung yung current liability ng company, 100,000, o dapat, meron tayong current assets na higher than 100,000 pesos. Kasi kung wala, ano mangyari, no? Wala pambayad. Hindi liquid yung company. Kasi pwede mangyari ganito eh. For example, total assets ng company, no? Meron tayong 100 million pesos. Okay. Total liabilities. O sabihin natin na mga 40 million lang. So, nang tingin, okay. Right? Okay yan. Sige, sa dalaga. Yun lang ito. Okay, so balik tayo dito na sa sample natin kasi meron tayong total assets na 100 million. Total level is 40 million. Diyan natin ipasok in term na solvency. Okay. Di ba sa advanced accounting natin, pag insolvent na yung company natin, no? Di ba ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng debt restructuring, quasi-reorganization, pag hindi pa kaya, corporate liquidation, di ba yung mga option natin? Pag insolvent, kailan maging insolvent? Pag yung liability mo, no, mas mataas na sa total asset. Ito hindi siya insolvent. Hindi siya insolvent. Ang solvent pa yung company dyan. No? Wala pa tiyatawag na insolvency dito. Kasi lamang pa yung asset sa liability. Actually, pinaka-definition dapat yung market value. Pero huwag natin isipin yun, no, na malalim din sa advanced accounting na yun. Total assets 100 million, total liability 40 million. Malabong sabihin na insolvent yan. Okay. Eh kaso, ganito gawin natin. 100 million total assets, i-break down natin. Current assets, non-current assets. Yung current assets natin, no, out of 100 million, nakita natin na 5 million lang. Non-current assets. 95 million. Okay. Actually, no, sa financial management, kapag ganyan ang composition ng asset natin, ha, bigyan ko na kayo ng ano, na idea dito. Sa financial management kasi, kapag ganyan ang composition, yung mga company na kapag nag-i-invest more on non-current assets, no, ang gusto nila ay yung profitability. Pinaprioritize ng company yung profitability ng company. Dalawa kasi yan eh. Pwede nilang i-prioritize yung profitability or liquidity or pwedeng balansin. No? Kapag yung company na pinaprioritize yung profitability ng company, nag-invest sila more on PPE,
Bakit? Siyempre, pag meron ka mas maraming PPE, mas marami kang units na mapoproduce. Mas maraming output yan. Pag mas maraming output, mas maraming sales. Mas mataas yung income. Okay. Yun yun eh. Na? Pag yung investment mo, more on non-current assets. Kaya lang, nasasacrifice naman yung liquidity ng company. Kapag ang investment mo, more on non-current assets. Na? Okay, kasi nawawalan ka na ng nababawas yung ability ng company. Nabayaran niya yung mga current liability. Pwede kasing ganito mangyari eh. Out of 40 million na total liabilities, magkano kayong current liability niya? O current liability niya? Sabihin na natin na 10 million. Non-current liability. 30 million. Okay, o ganyan, no? Ganyan yung structure ng liability niya. Solvency? Oh, solvent yung company natin. Ang dami lamang ng assets eh, kesa sa liability. 100 million assets, 40 million liability. Ang tanong, liquid ba yung company? Hindi. Yari siya sa liquidity. Bakit? Yung current liability, no? Mangongolekta yan sa atin, no? Sisingilin tayo niyan within 1 year. Yung company, saan kukuha ng pambayad? Siyempre, sa mga assets na magiging cash within 1 year din. Sino dyan magiging cash within 1 year? Yung current assets. Hindi yung NCA natin, NCA. O sige, pwede mo maging cash yun eh. Kaya lang, palugi yung benta mo dyan, no? Kasi hindi ka naman talaga nagbibenta ng NCA. Yung binibenta mo inventory. Di ba? Wala ka doon sa operation mo na magbenta ng current assets. Hindi mo tinanong yung company para magbenta ng PPE, no? Ginamit yung company niya para magbenta ka ng inventory mo. Okay. So, ang point ko dito, ha? Ang point natin dito, pwede maging insolvent, no? Pero, hindi mo pwede sabihin na automatic na magiging liquid ka rin. Solvent ka dyan, okay? Pero, wala eh. Nayari liquidity mo. Bakit? Yung 10 million, mga ngolekta na within 1 year, ikaw ang pambayad mo 5 billion lang. Balik tayo sa sabi ko kanina, no? Yung company nag-invest more on non-current assets kasi ang target nila ay maging mas profitable. Tama yun. Kasi mas marami kang makikitang machinery dyan. Marami kang makikitang building. Marami kang makikitang equipment. Kaya mas marami ma-produce na units. Pag marami na produce na units, marami pwedeng ibenta. Pag marami na ibenta, mas mataas yung profit. Kaya lang, liquidity, supply. Na? Nandun sila sa profitability. Ang tawag dyan, dun sa financial management, ang tawag natin dyan, aggressive, no? Aggressive type yung company. Okay. Aggressive policy nga yun eh. Aggressive working capital policy kompleto. Pero isipin natin aggressive na lang, no? Aggressive yung company para mag-earn ng profit. Masyado sila aggressive na gusto kagad kumita eh. Kaya nag-i-invest kagad sa mga income generating assets. Ang income generating assets natin kasi yung mga non-current assets. Nandun yan. Okay. Yun ang tawag doon, aggressive. Kapag yung investment mo, more on non-current assets. Pag nag-invest naman yung company, more on non-current assets, and more on current assets, no? For example, ginawa natin siyang 25 million, no? Nagdagdag tayo dyan. Okay. Pag ginawa mo 25 million yan, no? For example, 25 million, and same amount of current liability na 10 million, okay? Baltang halata naman, na-liquid din company dyan, babasa mo yung non-current assets, ginawa mo 75 million lang. Okay? For example, ginawa mo 75 million. Liquid na yan. Kaya nabawas yung profitability. Ang tawag naman sa kanila, conservative. Conservative yan eh. Conservative yung ganyang company. Gusto nila maging safe eh. Gusto nila maging safe doon sa tiyatawag na liquidity risk. Liquidity risk, no? Yung scenario no, na yung company parang na wala man lang siyang sufficient liquid assets no, to pay the currently maturing liability. Parang ganun eh, ganun nangyari dun. Yun liquidity risk. Okay. So, ayan, ang tawag dyan, conservative. Pag binalansi lang, no, hindi ibig sabihin na 10 million yung current assets, hindi ganito eh. Para sa pwede kayo mong 10 million para match lang. Hindi ganun na. Ibig sabihin, dapat kasi laging lamang eh. Kasi wala ka namang, wala ang assurance na within 1 year na talagang lahat
ng 10 million na yun ay magiging cash. Pero huwag mo rin isipin, kasi malay natin, baka may mga doubtful accounts dyan, di ba? O kaya yung mga inventory natin, baka hindi mo mabenta ka agad dyan. Parang ganun eh, ganun ang isinisip natin eh. Kaya mo game equal. E di, sabi mo, kung ganun yung inisip natin sa current assets, dapat ganun din ang gawin mo sa current liability. E di, huwag mo rin bayaran lahat, hindi. Ikaw na mo masisira. Di ba yung masira yung customer sa'yo, no? Huwag lang ikaw yung masira sa supplier. Okay. So dapat, at least nga dapat, ako mapansin ko lang ha, wala naman kasing exact na ano, wala naman talagang rule na dapat gantong level ng current assets na compared to total, current liability. Walang dapat na sinabi, dapat 2:1 lagi yan. Pero ako kadalasan nakikita ko, mga at least 2:1 yan eh. 2:1 yung ano eh, yung current assets sa current liability. Mamaya kasi yung current liability, yun pala, yung 10 million na yan. Na? Nandun nga siya, na within the 1 year tayo, no? 1 year or normal operating cycle, within nga siya, pero ang tanong, no? Lalo pa natin yung himay, yun pala, yung 10 million, payable na siya within 3 months. No? Doon na siya sa 3 months. Tapos yung current assets mo, karamihan, after 3 months pa, o up, beyond 3 months pa. Ganun din. No? Masisira ang liquidity mo dyan. Kaya huwag mong gig equal. Dagdagan mo pa, dagdagan mo, sabi, doblehin mo. Yan ang ano natin. Okay. Kapag balance ka naman, no, ulitin ko lang, pag nag-invest ka ng mas marami mga current assets, hindi lamang yung current assets sa non-current assets. Ha? Walang ganun. Na walang company na mag-invest ng puro current assets kesa sa non-current assets. Grabe namang katakot na yun, no, sa liquidity risk. Hindi. Ibig sabihin, dinadagdagan mo lang, no? Parang tinatasa mo lang yung current assets kumpara kay current liability. Parang hindi yung doble mo lang, yun yung ano. Pagbalansi lang, no? Hindi ka conservative, hindi ka rin aggressive. Ang tawag sa'yo, moderate, no? Moderate. Okay, yun lang, no? Anyway, no? Meron pa, i-discuss pa rin naman natin sa financial management, no? Sa working capital management natin. Next sem, binigyan ko lang ng konting idea doon. Para maintindihan natin yung liquidity sa insolvency. Na? Ibalik ko lang yun sa kanilang sample natin, ginawa ko siyang 5 million and 95 million. Solvent, pero hindi siya liquid. No? Okay. So, pag ganyan ang level ng assets, pwede mong i-assume na lang na profitable yung company dyan. Profitable? Okay. Solvent? Okay din. Liquid? Hindi. Diba? Supply. Okay, so, ayan ha, sample ng liquidity ratio yan, yung current ratio. Kasi dyan mo i-compare eh. Yung pambabayad mo, no? Sa babayaran, parang ganun. Within 1 year lang, minatch mo yung maturity, no? Yung maturity ng asset, saka yung maturity ng liability. Okay, yan ang yung current ratio natin, no? Sample siya ng liquidity ratio. Yung return on sales naman, no? Basta mga involved yung mga income statement item natin dyan, eh, ang pinag-uusapan natin dyan, eh, profitability. Profitability ratio, no? Sample yan ng profitability ratio. Marami yan, no? Pati yung mga gross profit margin natin, eh, no? Sample na rin siya ng profitability ratio. So, yun na rin na, mga earnings per share, yun pa rin yan. Okay, so, ano tayo? Doon na tayo sa second rule natin. Ang second rule natin, if an income statement account and balance sheet account are both used to calculate a ratio. The balance sheet account should be expressed as an average for the time period represented by the income statement. Okay. Okay. Wait lang, sandali lang. May reply lang.
Second rule no on ratio calculations, if an income statement account and a balance sheet account are both used to calculate a ratio, the balance sheet account should be expressed as an average for the time period represented by the income statement account. Okay, for example natin yung AR turnover, no, yung accounts receivable turnover. So dito, yung accounts receivable turnover, actually ano pa rin yan eh, sample pa rin siya ng liquidity ratio. Kasi collections yan eh, collections ng receivable eh. Okay. Ibig sabihin ng turnover, no? Turnover naman, pagpapalit yan eh. Diba? Ilang beses ka magkakaroon ng full collection of accounts receivable within 1 year. Parang ganun eh. Yung accounts receivable turnover natin. Sa isang taon, no? Ilang beses mong makukolekta yung average receivable balance natin. So, minimension mo dito, yung cash inflow natin, kaya siya naging liquidity ratio. So, sa AR turnover, yung formula natin dyan, no, para ma-measure mo kung ilang beses mo makakolecting receivable within 1 year, ang formula natin dyan ay net credit sales divided by average accounts receivable. No? Yan ang formula natin. Kung mapansin nyo, yung ginamit natin numerator, net credit sales, net credit sales. Inalis ko yung cash kasi walang kinalaman sa receivable yun. No? Hindi mo na kailangan collecting yun eh. Hindi ka naman nag-establish ng receivable, no? Doon sa pag nung nag-earn ka, no, ng cash sales natin. 'Di ba? Pag cash sales, magde-debit ka lang ng cash credit sales. No, nasaan receivable doon? No, wala ka nang hinihintay na collection doon eh. Cash na kagad 'yan, no? Nung nangyaring sale natin. Yung credit sales, no? Credit sales, debit accounts receivable, credit sales. Kailan siya madedebit na cash, kailan at may credit yung receivable. No? Ilang beses mangyayari 'yan? Within a year, no? Yan ang inaano natin sa accounts receivable turnover. Sa AR turnover natin, ang formula, net credit sales divided by average receivable. Okay. Net credit sales divided by average receivable. Average accounts receivable. Bakit kailangan mong gumamit ng average accounts receivable? Parang ganito yan eh. For example, no? Meron tayong net credit sales, no? Net credit sales for 2020, okay? Net credit sales for 2020 na 20 million pesos. Okay? Ano pa ba? AR January 1, 2020. Sabihin natin na 1.9 million. Okay, 1.9 million. AR December 31, 2020. Okay, December 31, 2020. 2.1 million. Ngayon, ang tanong, no? Anong accounts receivable turnover natin siyan? Yung ARTO natin. Yan. Accounts receivable turnover. Accounts receivable turnover equals 20 million divided by 1.1. Huwag na, gawin ko na lang average, no, para madali. 2 million yan eh. 1.9 million plus 2.1 million divided by 2. Ganun ang gagawin natin. So, ang AR turnover natin dito ay 10 and 10. Pero ang kompleto dyan, 10 times. Yun ang pinakasakto dyan, no? 10 times. 10 times nag-turnover yung accounts receivable. 10 times nangyari yung full collection, no, of accounts receivable during the year. Ngayon, ba't kailangan i-average? Ganito, no? Kailangan mong i-average yan kasi kailangan mong i-match yung numerator mo sa denominator. O paano nag-batch yan nung in-average mo? Ganito kasi. Yung net credit sales na 20 million, no? Kailan ba kailan ka nagkaroon ng 20 million na yan? Nagkaroon ng 20 million pesos na net credit sales from January 1 2020 to December 31, 2020. Diba? 20 million na, hindi mo pwede sabihin na 20 million yan, January 1 eh. Hindi. Hindi mo rin pwede sabihin na yung 20 million na yung December 31. December 31, yan yung accumulated. Accumulated na net credit sales na from January 1 to December 31. Noong January 1 kasi zero yan eh, di ba? Kasi kinaklose natin yan eh, di ba? Pagka end of the year. Nominal account yan eh.
Magsisimula sa zero. Magkano nabibenta natin from January 1 hanggang December 31, ang naipon mo 20 million. Walang beginning balance at ending balance yan. Tama, di ba? Kasi nominal account yan, yung 20 million pesos. O ngayon, pwede bang isipin na, eh yung receivable, meron ba tayong pwede accounts receivable for 2020? Wala tayong ganun, no? Wala tayong accounts receivable or wala kahit anong permanent account or real account na for or during the year. Ang gagawin mo, no? Yung isa sa numerator sa denominator kasi mag-a-adjust dito. Yung numerator, hindi siya pwede mag-adjust kasi kahit anong gawin mo, ang balance ng sales sa beginning of the year, no, zero. End of the year, zero din. Kasi nga, kinoclose eh. Walang beginning sa ending balance. Ang malaman mo lang, yung amount for the year. Diba? Yung total na na-accumulate mong sales for the year. Walang beginning sa ending. Yung AR, meron tayong beginning sa ending. Kaya mag-adjust dito, yung AR. Magkano yung i-represent na accounts receivable for 2020. Hindi as of January 1, hindi as of December 31. Eh meron lang ako dito as of January 1 eh, na 1.9 million. Meron din ako as of December 31 na 2.1 million. Ngayon, para malaman mo yung average niya for 2020 o para malaman mo yung for 2020 mismo, i-average mo yung beginning saka ending. No? Yun ang paliwanag, kaya natin ina-average yung balance sheet account pag pinartner na siya dun sa income statement account. Kasi kailangan mag-adjust ng balance sheet account na yan, no? Para ma-match siya dun sa income statement account. Okay. O, yun ha. So, ayan ha. Yun ang gagawin natin dyan. 10 times na. 10 times yan. 10 times. Yun na yung rule natin dyan. Second rule natin. Number 3. If the beginning balance of a balance sheet is not available, ito, importante rin to, tinatanong din kasi minsan ito eh. If the beginning balance of a balance sheet account is not available, o paano, pag wala kang beginning, isipin mo, syempre, pag walang beginning, hindi ka na makapag-average. Di ba? Average kasi beginning plus ending divided by 2. Eh, wala kang beginning. Anong gagawin natin? Yung ending ba, i-divide mo na lang sa 2. Mali yung ganun, ha? Hindi 0 plus ending divided by 2. Mali yun. Ang rule natin, eto, the ending balance is normally used to represent the average balance of the account. The ending balance is normally used to represent the average balance of the account. Okay na yan, eh? Gamitin mo yung ending balance kung wala kang beginning. Huwag mong i-divide yung ending sa 2. Mali yun. Okay, so next na tayo. If sales and or purchases are given without making distinction as to whether made in cash or on credit, assumptions are made depending on the ratio being calculated. Okay. Ito ang paliwanag dyan. Eh. For example, sa problem, nag-compute ka ng accounts receivable turnover. Ang kailangan mong formula sa accounts receivable turnover ay net credit sales. Malinaw, na sinabi dyan na credit sales yan. Okay, credit ha. E din gagawin mo, no? Paano makukuha yan? E din titingin ako sa income statement. Sa income statement kasi, di ba, normal lang ganito may kita natin eh. Meron tayong gross sales. Tapos, may kita ka dito na sales, return, and allowances. Sales discount, di ba? No, for example, meron tayong gross sales dito. Ayan, meron tayong 22 million. Okay, 22 million. Meron kang sales return and allowances na 1.5 million. Sales discount, 0.5 million. Okay. So, ibig sabihin, no, sa income statement, may makikita ka dyan na 20 million na net sales. Okay. O net sales nga yan. Ang tanong, no? Sige, sa 20 million pesos. O yan, no? Sa 20 million pesos na net sales. Tanong natin dyan. Kailangan ko kasi
formula ng AR turnover and net credit sales, di ba? Hindi ka makailangan yung pinaka-total ng net sales eh. Magkasama dyan yung cash sa credit. Sinala ko ngayon, magkano yung credit? Sa problem, walang sinabi, di ba? Hindi in-specify kung magkano yung cash sa credit. Sinabi lang, net sales. Ano gagawin natin? Hindi pwede sagot dyan na cannot be determined, no? From the given information. Mali ganun, no? Ang assumption natin dyan, ang sabi, if sales and or purchases are given without making distinction as to whether made in cash or on credit, you know, hindi sinabi kung cash or credit. Assumptions are made depending on the ratio being calculated. Turnover ratios, sales and purchases are made on credit. Ibig sabihin, pag nag-turnover ratio tayo, hindi na-specify kung magkano sa 20 million ng credit, i-assume natin na ang 20 million pesos na yan ay 100% ay credit sales. Okay na. Ganun gagawin natin, eh. I-assume mo na lahat 20 million ay credit. No choice ka, eh. No? I-assume mo na lang na lahat credit. Pag gumamit ka naman ng mga cash flow ratios, no? Yung mga mamaya na yan, mga cash flow ratios, i-assume mo naman ng 20 million ay lahat cash. Okay. Yun lang, ha? Yun lang ibig sabihin. Generally, the number of days in a month or year is not critical to the analysis. Okay na. A year may have 360 days, 52 weeks, and 12 months. Alternatively, a year may be comprised of 365 calendar days, 360 working days, or any appropriate number of days. No? Ito, ginagamit naman yan sa pag nag-complete ka ng mga period. No? For example, collection period, payment period, normal operating cycle, diyan mo gagamitin yung ano na yan, yung mga yan. Ang assumption natin, eh, pag solid na problem, meron kayong 360 days, ha? Huwag yung 365. Kailan may mana yung counter 365? Kadalasan lang 360. So, ibig sabihin, pag sa atin, no, sa mga exam natin, pag solid si problem, gamitin mo yung 360 days. Ha? Pero na lang, pag sinabi ng problem, gamitin mo yung 365 days. Okay na. Sige na. Pasadaan lang natin ito. Hindi ko na isa-isa yung mga yan. Ito, liquidity ratios. Liquidity refers to the company's ability to pay its current liabilities as they fall due. Okay na yan. Yan yung mga sample natin. Yung mga turnover, ha? Sample sila ng mga liquidity ratios natin. Meron pa nga tayong mamaya, yung quick ratio. Mamaya na yan. Okay. ano ba? Solvency ratios. Solvency refers to the ability of the company to pay its debts. Hindi yung currently, ah, maturing debts. Lahat yan, pangkalahata yan, yan ang solvency. Okay, profitability ratios. Alam na natin yan. Market test, yung marketability ng stocks yan, ah, marketability. Okay, maya na yan, ah. Isa-isa naman natin yan, mga, ano, mga ratio na yan. Okay na yan. Sample problem tayo. Yun tayo kay Red. No? Yan lang ang problem na gagawin natin sample. Ha? Para ma-summarize na lang natin. No? Ma-discuss natin ng mas detalyado yung ano, financial statement analysis natin. Lahat lang tayo. Horizontal, vertical, and financial ratios. Ito yung sample problem natin. Red Merchandising has 1 million common shares outstanding. The price of the stock is 8 pesos. Red declared dividends per share of 0.1 peso. Okay, the financial statements for Red Merchandising are as follows. Red Merchandising income statement for the year ended December 31, 2018 in thousands. Net sales, okay, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa dulo, net income for 20. Red Merchandising, comparative statement of financial position, December 31, 2017 and 2018 in thousands ulit. Na, mula sa cash to receivable, inventory, total current assets to total assets, hanggang sa total liability and equity. Yan na yan. Na. Required. Round up answers to two decimal places. Number one, prepare horizontal analysis for the statement of financial position. For the statement, okay, for the statement of financial position. Na doble lang yan.
of red merchandising for 2017 and 2018. Okay. Horizontal na. Top is stable na financial position lang. Ito yun. Okay, iyan, maximize ko muna. May tayong mag-excel dyan. Okay. Sige na, ito yung ano natin, ang sabi, horizontal analysis for the statement of financial position. Income statement, walang given na 2017, 2018 lang yan. Pareho lang din naman ang procedure dyan. Okay na yan, ito yung number one natin. Hirap nga lang nito, no? Magtrabaho lang kasi isay natin yan. Increase, decrease. Amount and percentage. Yeah, start tayo sa cash. Yung cash natin, 20, yun na. Lagyan ko na lang open and close parenthesis pag, ano, pag decrease. Yun yan, understood ng 20 yan. Yung percentage. Sige na, 20 divided by 210 equals 9.52%. 9.52. 0.52. Accounts receivable. Accounts receivable, 20 divided by 430. 4.65. 20 rin yan. 4.65%. Okay. Ito rin 20. Ayan, 20. Puro 20 lang yan. Ha? Pinaglalagay ko 20, 20 na lang yan. Plus 20 over 400 equals 5. 5%. Okay. Hindi ko na isa-isayin nyo na ano lang yan, procedure. Paulit-ulit na lang yan. Ha? Hindi ko na anin yan. Basta ganyan na lang yan. Ha? Sinample ko na lang yung cash receivable inventory. Kasi total assets, oh, total current assets, magkano yung 1,040 less 1,100, 40 pesos. Yung 40, divide mo sa 1,040. Ganoon na rin yung plant and equipment. 5,500, no? Less 5,700. Ang gagawin lang natin dito, lalagyan mo lang siya ng yan, negative 200. Ganyan, no? Negative 200. Ayan, hindi ako kasama sa limitation kanina na. Yung base lang yung sinasabi natin na pag nag-negative, yung base here, yun ang limitation ng ano ng horizontal. Dito, pag nag-negative 200 yan, ibig sabihin decrease lang yan. Ha? Decrease lang yan. 200 divided by 5,500 equals 3.64%. 3.64%. Yan na.
Tuloy-tuloy na lang yan eh. Hindi ko na aning pwenta pusing yan. Sabi na tayo dyan. Number two, prepare common size income statement and statement of financial position for the year 2018. Sample ko na lang itong sa income statement. Yan, yung income statement. Ganito lang gagawin dyan. Okay, sa income statement. Ang 100% dyan yung net sales. Ito, yung net sales natin. Bale, magiging 100% yan. Yan eh. Hindi ko man na yan, oh, para may walang yung 47 na yan. Yan, 100% yan, 100%. Ang gagawin nyo, buburin nyo lahat ng peso amount dyan. Tapos, 300 divided by 47, 6.38%. 6.38%. Ayan, oh. Sa credit, ha? Sa credit. Okay. O, syempre, ito, no? Yung 4,400 divided by 47, 93.62%. Ayan sa credit. Tuloy-tuloy na lang yun. Hindi ko na tatapusin pa yan. Basta ang gagawin nyo lang, isa-isa nyo lang yan. Sa inventory beginning, 400 divided by 47. Yung cash purchases, 520 divided by 47. Credit, 1,800 divided by 47. Okay. Tuloy-tuloy na hanggang sa net income. No? Yung net income natin, 420. Ayan, 420 over 47. Itong ratios. Ano yung mga formula niyan, ha? Ano yung mga formula natin? Sige, no? Isa-isina natin. Okay. Prepare ratio analysis and determine the following. Okay, current ratio. Ano yung formula ulit na ito, no? Current ratio equals current assets divided by current liability. Ayan. Sa ano yan? 4,2018 yan. 4,2018 tayo. Sabi din sa 18 yan. 4,2018 ang gagawin natin. 4,2018. 4,2018, magkano yung current assets natin? Yung current assets, 1,100. Ah. Ayan, lagay natin. 1,100. Given na yan. 1,100. Divided by current liabilities. Liabilities, 1,690. Ayan, 1,690. And then, 350. Ha? 350. 1,690 long-term debt pala yan. 350. Ayan.
1,100 divided by 350 equals 3.14. 3.14. Yan ang correct ratio. Hindi mo sagot, no? 3.14 is to 1. Pero okay na yung 3.14. Understood na yan. Ibig sabihin, kada piso ng current liability, meron kang 3.14 pesos na current asset, no? Na pambayad dyan. 3.14. Okay, no? Talina natin. Asset ratio. Yung asset ratio na pwede siyang tawagin din na quick asset ratio. Quick asset ratio. Asset test ratio, quick asset ratio. Okay, oh, tinawag na quick asset ratio yan kasi gagamitin din natin ng numerator dito yung quick assets. Ayan eh. Quick assets divided by current liabilities. Ano yung mga quick assets? Okay. Yung quick assets, lagyan ko lang dito ah. Quick assets equals, pag sabi quick assets ah, mas, ano yan, mas liquid na asset dyan sa current assets. Ah, eh, kung tutusin kasi yung quick asset, nandun na rin siya sa current assets. Ayun ah. Yung quick assets, sa mga sinusod nating problem, ang quick assets, kadalasan tatlo lang naman yan eh. Ano yung mga quick assets? O, yung una, cash. Okay, no? Ano ba ba? Marketable securities. Tapos, accounts receivable. Tatlo lang yan. Yan lang yung tatlong parang kinoconsider natin na quick assets ha, sa mga problem. Cash, marketable securities, and accounts receivable. Ibig sabihin, yung mga prepaid expenses, inventory, supplies, o yan ha, yung mga yan, current asset, pero hindi sila quick assets. Medyo matagal kasi yung mga, ano, yung mga realization ng mga yan. No? Sila yung mga current assets, pero hindi quick assets. Sa problem, ano yung quick assets natin dyan? Magkano yung quick assets natin sa problem? Ang quick assets natin dyan, ito lang yung cash receivable. Sila, ayun lang ah. 230 saka 450. Ayun lang ah, yung 230 and 450. Yan lang yung mga quick assets. Kasi wala naman tayong marketable securities. 230 and 450. Magkano yung total niyan? 680 ah. 680. Lagi ko na dito 680. 680 divided by 350. 680 divided by 350, 1.94. Ayan, no? Liquid na liquid ng company niya kasi nga, ayan eh. Pati yung quick assets na lamang pa siya kay current liabilities. 1.94. Yan yung asset test ratio. Ayan na. Kinasipay naman natin kung ano klase mga ratio yan. Eh. Nasa liquidity pa lang tayo. Yan eh. Oh, sino tayo? Accounts receivable turnover. Accounts receivable turnover equals, alin kanina? Net credit sales. Okay, net credit sales divided by average accounts receivable. Problem, ano yung net credit sales natin? For 2018 tayo, no? For 2018, ito yung net credit sales. 47. Ayan na, yung 4,700. 47 yung net credit sales. Lagi natin dito, 47. Divided by magkano yung average accounts receivable? Average accounts receivable, average na itong dalawa, 430 plus 450 divided by 2 equals 440. Okay na, 440 lang nalagay ko dito. 440. $4,700 divided by
440 equals 10.68 times. Okay, okay, next na. Collection period. Yung collection period, okay, lagay natin dito. Collection tawagin na base sales outstanding. Outstanding. Okay. Collection period. Ha? Collection period yung tawag ko dyan. Pero pwede siya tawagin na day sales outstanding. O kaya, pwede mo rin siya tawagin na ano ba to? Age of receivables. Age of AR na lang, no? Age of AR. Yan ha, age of AR or day sales outstanding. Tandaan yan ha. Kasi minsan na-encounter ko yan, no? Yan ha. O gano'ng katagal, no, bago mo makolekta yung receivable. Ganto lang yan, no, yung collection period. Collection period, ilang days, no? Parang gano'n, no? Ilang araw mo hihintayin bago mo makolekta yan. Kaya nga tinatawag na age of receivable, eh. Kailan ka nagkaroon ng receivable, kailan mo dinemit yan, kailan siya ma-credit. Pag na-credit mo yan, ibig sabihin, nangyari na yung collection, di ba? Wala ka ng receivable nun, kaya siya tinawag na age of receivable. Okay, okay, paano malaman yun? Ganito yun, no? 360 days divided by accounts receivable turnover, yan ang collection period. Kasi pag sinabing AR turnover, for example, yung 10.68 times. Sa loob kasi ng 360 days, no? Ayan na. Sa 360 days, 10.68 times mong makakollect ng receivable. Kaya ibig sabihin, on average, ha? On average, 360 days divided by 10.68 on average, tumatagal ng ito no, 360 divided by 10.68 33.71 days yung receivable bago ma-collecta. Yan ang collection period. Yan ang collection period. 33.71 days. Uulitin pa rin natin discussion na yan doon sa working capital management natin na hinto po sa collection period. Okay. O sige, no? Tuloy natin. Inventory turnover. Anong inventory turnover? Inventory turnover, i-relate mo na lang yan sa computation ng AR turnover natin. Kung AR turnover, no, ilang beses mo collecting receivable sa isang taon, inventory turnover, ilang beses ka naman maglalabas ng inventory, no? O mabibenta. Kung finished goods inventory yan or merchandise inventory. Yun ang paliwanag doon. Kung ilang beses mo siya mabibenta. Kasi marami tayong klase ng inventory. Kung manufacturing yan, no? Pwede natin gawa ng turnover yung raw materials. Raw materials turnover. Pwede mo rin gawa ng turnover yung work in process. Work in process turnover yun. Pwede mong gawin si finished goods turnover. O ngayon, sige, para madali na lang muna. Nandiyan naman yan, eh, nasa handout yung tatlong yun. Magkakiba lang yung numerator na gagamitin. Eh. Pero sabihin natin, isang inventory natin, ang assumption natin, merchandise inventory lang yan. O ilang beses mo may benta yung merchandise inventory sa isang taon. Okay, maganda yan. Inventory turnover equals, di ba yung upload ng inventory, lahat ng nilabas mong inventory, eh, may kita mo yon kung magkano yung cost of goods sold. Di ba? Yan din yan eh. Yan yung total outflow ng inventory natin, no, during the year, yung cost of goods sold. Cost of goods sold divided by average inventory. Yan yung formula natin for inventory turnover. For example, sa problem, magkano yung cost of goods sold? Cost of goods sold, ito yon. No? Yan ang cost of goods sold. Yan, yung 2, 3.
2,300 ah, 2,300. 2,300. Divided by average inventory. Average inventory, 400, 420. O yung average, 410. Okay na. Average inventory, 410. $2,300 divided by 410, 5.61. Ayan na, 5.61. 5.61 times, yan ang inventory turnover. O sa isang taon, 5.61 times mong na sold out yung inventory, parang ganun. Okay. Ngayon, kung 5.61 times yung nangyari no, sa isang taon, on average, ilang days no, bago mo hintayin, bago mo ma-ibenta ulit yung inventory, bago magpalit ng inventory. Gayain mo lang yung formula dito ng collection period. 360 days divided by inventory turnover. Ayan na, ito na lang nilagay ko dyan. Equals 360 divided by 5.61. Sixty-four point seventeen days. Ang inventory conversion period. Okay na. Inventory conversion period. Okay. Ngayon, ganito na. Isingit ko lang, wala kasi sa requirement dyan. Oh, mukhang wala talaga. Isingit lang natin yung normal operating cycle. Ano normal operating cycle? Yung definition ng normal operating cycle, no? Kailan ba nagsisimula ang normal operating cycle ng business? Kailan nag-start yan? Nung oras na, bumili ka ng merchandise, no? Kung merchandising company tayo, bumili ka ng merchandise inventory. Okay? Tapos, naibenta mo yan hanggang sa makolekta. Diba? Okay. Kailan nag-start? From date of purchase of inventory up to collection of accounts receivable. Parang tatlong date eh. Ganito yan eh. Yung normal operating cycle. Okay. Parang lagay ko lang dito, no? Number one, yung date of purchase of merchandise. Okay, number two, sale. Okay, number three, collection. Ayan lang. Hindi ba patayin nyo, no? Ayan normal operating cycle natin. Yung entry natin, na pag bumili ka ng merchandise, para mas makuha natin, ha? Pag bumili ka ng merchandise, ang entry natin dyan, di ba, magde-debit ka ng inventory, tapos, accounts payable. Di ba? Yan ang entry natin. Inventory and accounts payable. Sale of inventory. Okay? Nagbenta ka na dito. Ang assumption natin lagi, puro on credit yan. Eh. Kasi bira lang company, kinakash ka agad yan. Eh. Puro on account yan. Okay. Sa sale, ang entry mo dito, di ba, mag-debit ka ng dito muna, perpetual inventory system tayo, mag-debit ka ng cost of goods sold, credit, inventory. Okay. Tapos, bukod dyan, meron tayong debit accounts receivable, credit cash. Hindi, accounts receivable, tapos credit sales. Yan ang entry natin. Di ba? Sa date of sale. Collection, kukolekta na natin yung receivable na to, magde-debit ka ng cash, tapos credit, accounts receivable. Okay, no? Ano kinalaman yan dito? A normal operating cycle, ang sabi, nag-start yan sa bumili ka ng merchandise. Ito yun. Hanggang sa mabenta mo yan, hanggang sa makolekta. Yan ang complete normal operating cycle. Okay.
Ngayon, kumapansin natin, kumapansin lang natin dito ah. From date of purchase no, to date of sale, ano napansin nyo dito? Ayan, no? Nagkaroon ka ng inventory sa date of purchase, sa date of sale na walang ka ng inventory. Anong tawag dyan? From date of purchase to date of sale, ang tawag natin dyan ay inventory conversion period. Yan yung tinatawag natin ng inventory conversion period. Okay. Yan yung inventory conversion period. Meron ba dito? Ayan, no? Inventory conversion period. Yung 64.17 days. Singit ko lang, no? Singit lang natin dyan. Yung inventory conversion period, ang ibang tawag natin dyan, no? Pwede siyang tawagin na age of inventory. Age of inventory yan eh. Bakit? Parang dyan pinanganak yung inventory, no? Dito naman siya nawala. Yan ang age of inventory or inventory conversion period. Okay. Ano pa mapansin natin? Nung nagbenta ka, nagkaroon ka ng accounts receivable, ayan, no? Nagkaroon ka ng... Okay. Ayan, no? Nagkaroon ka ng accounts receivable dyan. Tapos, nakolekta, nawala. Kaya ito naman tiyatawag natin, ha? Collection period. Diba? Yan ang collection period. Or age of accounts receivable. So, ibig sabihin, na, meron na kayong idea na ang normal operating cycle na nagsimula dito, natapos dito, ay sum nina inventory conversion period and collection period. Kaya alam nyo yung formula, di ba? Sa problem, pag tinigit natin normal operating cycle, okay, normal operating cycle equals inventory conversion period plus collection period, okay, ano yung inventory conversion period natin? 64.17 days. Add natin yung collection period natin na kinumpit natin kanina na 33.71. Case. 64.17 plus 33.71 equals 97.88 days. Yan ang normal operating cycle. Nakuha niya, na? Okay na yan. Ngayon, ituloy lang natin, ha? Ituloy lang natin to, yung problem. Okay na, dagdag na yan, ha? Accounts payable turnover, isipin mo na lang yung formula natin dyan ng receivable turnover, ganyan din ang paliwanag dyan, ha? Kung yung receivable turnover, ang formula, net credit sales divided by average receivable, dito, gawin natin siyang net credit purchases, ha? Divided by average accounts payable. Yan naman ang formula niya. O, within a year, no, ilang beses mong babayaran yung mga naging credit purchases. Ganun din yan, no, kapag yung problem, hindi in-specify kung magkano yung sa total purchases natin, ang credit sa cash, eh, i-assume na lahat ay credit. Ganun ang mangyari. Net credit purchases divided by average accounts payable. Sa problem, magkano yung net credit purchases? Eto yun. O, buti nakalagay. Di ba? Okay. Ay, ganito pala, no? Nasanay lang, o nasanay lang tayo dito. Nagkamali tayo dito saan? Meron tayong mali dyan. Ngayon ko na napansin. Sa sales pala, meron kasi yung credit. O yun, no? Buti na paliwanag ulit yung ano tungkol dyan. Meron lang ako i-re-revise, ha? May i-re-revise lang ako dito. Yung sales kasi natin, yung 47, ginamit ko kanina, naka-specify naman kung magkano yung cash and credit. Yan ang babantayan natin. No? Ito ko din mo yung nagkamali ako dyan. Paan yan? O dapat 4-4 lang ang ginamit natin. Di ba? Na numerator. Saan yan? Ito. Nagkamali ako dyan. Gagawin ko siyang 4-4. Na? Pagtasok 400 lang yan. Kaya ito magiging 10.
Okay. Kung magiging 10 yan, eto, 36. Yan na, no? Madali lang naman baguhin. Kung naging 36 days yan, eto, baguhin ko to, gawin ko 36 lang din to. 36 plus 64, edi 100, no? 0.17 days. Yan na. Okay. O, sige, no? So, na tayo dyan. Nirevise ko lang ng konti. Kasi, no? Sa accounts payable turnover natin, na-specify naman natin dito. Ayan, no? Determinable mo kasi sa problem kung magkano yung credit purchases. 1.8 lang daw, 1.8. Ayan ang gamitin natin. 1,800. Divided by average accounts payable. Ano yung average accounts payable? Ito yung average accounts payable natin. Yan. Ano yung average yan? Di ba 190? No? 190. Gamitin ko yung 190. Okay. 1.8 over 190. 9.47. Tayo dyan, no? 9.47. Next, payment period. Payment period, no? Gaano katagal hintay mo bago mo bayaran yung accounts payable? 360 days divided by okay, accounts payable turnover. Ilang formula yan. Parang ginagay mo lang yung formula ng collection period equals 360 divided by 9.47. Okay. O yan. 360 divided by 9.47 equals 38.01. 38.01. Days. Yan yung payment period. Yan na. Kung ngayon, isingit ko lang yun na yung payment period dito sa normal operating cycle natin. Maglagay tayo ng isang date dito. For example, naglagay tayo ng isang date dito na between date of purchase saka date of sale. Naglagay tayo dyan ng date of payment. Ano? Date of payment. Date of payment, ang date of payment natin, ang entry, ayan na, sa date of payment, ang entry natin dyan, magde-debit ka ng accounts payable, credit cash. Diba? Okay. Accounts receivable, credit cash. Medyo expand ko lang itong ano. Okay. Ayan, okay. Accounts receivable, sales, collection, cash, accounts receivable, ano pa ba? Payment, debit AP, credit cash, ayan. Ito, ayan o. Diyan ka nagkaroon ng AP, diyan nawala. So, ibig sabihin, from date of purchase to date of payment, yan ang payment period natin. Ha? Payment period. Payment period, pwede siyang tawagin na age of accounts payable or age of payables. Na partner na natin lahat ng mga account dyan, no? May isa lang natitira. Ano yung natitira? No? Sabihin ko na, ito yon, yung cash. Yung cash natin, no, kailangan ka nagkaroon ng cash. Nagkaroon ka ng outflow of cash, no? Syempre unang gagawin mo diyan, bumuunang muna tapos kailangan balik dito sa collection.
kailangan ako ng credit cash ng data payment. Kailan pumasok? Data collection. O ngayon, lahat kasi ng mga pinag-partner natin na account, nagkaroon tayo ng mga period. Di ba? Yung pinag-partner natin yung dalawang inventory, nagkaroon tayong inventory conversion period. Nung pinag-partner natin dalawang payable, nagkaroon tayong age of payable or payment period. Nung pinag-partner natin dalawang receivable, age of receivable or collection period. Eh, anong tawag naman pag pinag-partner mo yung dalawang cash? Ang tawag natin dyan ay mula dito, yan, mula dyan. Hanggang doon sa dulo, no? Ang tawag natin dyan ay cash conversion period. Ayun, ah. Andayin natin dito lagdag dyan sa ano. Mga requirement. So, ayan, cash conversion period dyan. Cash conversion period or cash conversion cycle. Palitan ko na lang. Kadalasan tinatawag siya na cash conversion cycle. Okay. Sa mapansin natin, ang cash conversion cycle, no, nag-start yan from date of payment to date of collection. Ano pa mapansin natin kung maggagawa ka ng formula? Ang CCC, cash conversion cycle, ay normal operating cycle. Ano yung pinaka-difference nila? Ang normal operating cycle kasi natin, nagsimula dito. Nagsimula yan. Tapos dito matatapos. Diba? Yan ang normal operating cycle. Ang cash conversion cycle dito lang nagsimula. Ano yung difference nila? Ang difference nila, yung payment period. Diba? So, ibig sabihin, mas malaki yung normal operating cycle kay cash conversion cycle ng days na na-cover netong payment period. Kaya normal operating cycle, i-less mo lang yung payment period, makakomplete mo na yung cash conversion cycle. I-note nyo yan, no? Dinagdag na lang din natin yan dyan. Kahit topic na siya ng ano. Topic siya ng FS analysis, topic din siya ng working capital management. Kaya nilagay ko na lang dyan. Okay na, no? Dami na yan, no? Okay, so cash conversion cycle, normal operating cycle equals payment less payment period. What's the problem? Ano ulit yung normal operating cycle natin? Yung 100 points, 17 days natin kanina dyan. Yun ang normal operating cycle. I-less natin yung payment period. Ang payment period, kinampitan natin dito, 31.01 days. Hello po, ma'am. Hello po, ma'am. Okay, tuloy natin na. Okay, so tayo sa payment period. Cash conversion cycle, normal operating cycle, less payment period. Ang payment period natin, 38.01 days. Okay, normal operating cycle, 100.17 less 30.01. 62.16 days. Yan yung cash conversion cycle. Good na, no? Yan yan? Okay? Konti na lang, no? Konti na lang. Konti pa lang inasold natin, no? Ang dami na ito. Yung talaga magtrabaho, no? Yung FS ratios, no? Yung financial ratios natin.
Dinagdagan ko lang, no, kaya medyo na ano. Okay, tuloy-tuloy lang natin. Next ay solvency, no? Solvency ratios. Okay, medyo bilis sample na lang. Solvency ratios, number one, times interest earned, no? Times interest earned. Okay, no? Ratio to ng ano eh, ng, kung ipo-formula natin, EBIT divided by interest expense. Ano yung EBIT? Earnings before interest and tax, yung operating income natin. Okay, o gano'n rin ba ka, ano, no, ano ba yung ability ng firm natin na no, nabayaran yung interest expense natin out of operating income. Parang gano'n ang ginagawa natin. Sige, no, sa problem, ang EBIT natin, ng operating income, itong operating income natin dyan, ayan, before interest and tax, 850. Kunin ko na rin yung interest, 150. 850 over 150 yan, no? 850 over 150. 850 over 150 equals 5.67. 5.67. Yan ang times interest earned. Okay? Yung ratio ng EBIT, no? Sa interest expense. Yan ang ability ng firm natin. Siyempre, sa baba kukunin yung ano, no? Sa baba kukunin yung... Kasi di ba, yung net income natin, eh, net income natin, sa baba dadalhin yan. Number one, siyempre, pambayad ng interest, pambayad ng tax, pan-declare ng dividend, no? Pag meron pa natira, rate in earnings. E ngayon, doon sa net income natin, no, na before interest and tax, magkano doon yung pambayad natin o anong ability number na bayaran yung interest expense natin. Pag operating income mo negative na kagad, wala na, no? Hindi rin solvent yung company na bayaran yung interest expense. Okay, o next na natin, debt ratio. Debt ratio equals debt ratio, kung gusto yung kompleto, debt to assets ratio yan. Basta pag sinabing debt ratio lang, yung ratio ng total liability or total debt to total assets, ha? Total assets, TL over TA, ganun lang. Ha? Total liabilities divided by total assets. Sa problem, magkano yung total liabilities at total assets? Kunin ko na lang. Ha? Ito yan, 2018. Yung liability, hindi pa binigay yung total kasi, no? Ito ang liability natin. Yung 350, okay? Saka 1690, 2040 yan, no? 2040. 2040 yung total liability. 2040, tas yung total assets, 46. Okay. Ito, 4,600 yung total assets. 2040, ito yung dalawa. 2040 divided by 46. Four thousand six hundred equals 0.44. Sabi si ratio niya kasi total debt na pinag-uusapan natin eh. Kada piso ng asset, no? 0.44 lang yung total debt. Solvent na rin yung company dyan. Less than half nga lang eh. Okay. So tayo. Debt to equity ratio. Diyan pa lang, no? Kasi yung ibang ratio parang makikita mo na kagad kung anong formula eh. Diba? For example dyan, debt to equity ratio, eh yung ratio ng debt sa equity. Ano yan? Total liability divided by shareholders equity. Diba? Yung total equity. O, paano yan? Ano yung total liability natin? No? Yung total liability, yan pa rin yan, 2040 divided by, okay? Divided by 2,560, no? 2,560. Kinuha ko na lang yung difference ng dalawa, no? 2,560. Okay na. Oops. 2,040
divided by 2,560 equals 0.8 na natin na 0.8. Okay, out of the tie dyan. Sa total assets natin, yung pinondohan ng utang, no, yung ng debt, eh, doon pala, no, yung ratio ng yun nga, yung kanya sinasabi ko, no, sa total assets natin, pinondohan ng debt, eh, 0.44. No? Okay. Walang kinalaman yun dito, eh, 0.44 po sa 0.8, ibang ratio. Ang may kinalaman, itong equity ratio. Kasi, yung difference ng 1 sa debt ratio, yun yung equity ratio. Diba? Yung 1 less 0.44 or 0.56. Ang equity ratio, ito siya. Shareholders equity divided by total assets. Equals 2,560 divided by 4,600. Or 1 less debt ratio lang yan. Hindi ko nilalagay dito. 0.56. Okay na, yan ang equity ratio. Okay, solve na tayo sa mga solvency ratio. Balik tayo ulit dito sa taas. Profitability ratio naman tayo. Yung matadali, no? Pasadaan ko na lang. For example, gross profit margin. Alam na natin yan. Gross profit margin percentage yan, eh. Or gross profit rate. Gross profit divided by net sales. Ha? Net sales. Gross profit, ito siya, no? Ang gross profit ay ito, 2.4 over 4.7. Divided by 4,700 equals 0.51 or 51%. Ano yung 51.06%? 51.06%. O, yan yung gross profit margin. Okay. Operating profit margin, the operating income divided by net sales pa rin. Ano yung operating income? Ito yung operating income natin, yung EBIT. 850 divided by 4,700 18.09%. Okay, also the tax operating profit margin. Return on sales, ROS, iba yan sa responsibility accounting. Dito gagawin natin. Net income after tax, ha? Net income after tax. Niyat na lang ginamit ko. Net income after tax divided by net sales. Ano yung net income after tax? Yung 420. May sagot na nga eh. 8.94. 420. Okay. 420. Divided by 4,700, ah? 4,700 equals, kunin ko na lang yun, 8.94%. Yan yung net income, return on sales. Or net profit margin, pwede siya tawagin ganun. Or simply ano, profit margin na lang, profit margin. Ngayon, itong return on assets. Basta mga return, pag FS analysis ang pinag-uusapan, dapat ang numerator mo, after tax na. Pagsalin yung problem. Kaya lang, ito yung tutukoy ko kanina, no? No? Na pag merong in-specify yung problem na kung anong klaseng return yan, doon mo gagamitin yung specific na profit figure. For example, yung return on asset, pag pinakompute ang problem, yung return on assets lang, gagamitin mong numerator and net income after tax. Kaya lang dito kasi naka-specify yung P saka yung Q na yung return on asset, operational performance sa P, sa Q naman, total management effort or total managerial effort. Anong difference nun?
Pag operational performance, yung profit figure natin, ang gagamitin mo dyan ay operating income. Operating income divided by, okay, assets yan, no? Kaya average assets. Pag total managerial effort, ibig sabihin, o lahat-lahat ng ginawa ng management, no? Lahat-lahat ng resulta ng ano, hindi lang operational yan. Kaya gagamitin mo dito yung net income after tax. Yan. Divided by average asset. Yan ang difference yan. Operational performance, ang numerator natin, operating income. Pag total management effort, net income after tax. Ngayon, anong operating income ulit? Ang operating income natin, ito na, yung 850. 850. Dito, net income after tax, 420. Ang average assets. Ang average asset, ito siya, no? Ang average ng dalawang to, yan. 4,570, di ba? 4,570. Yun ang average. Okay. Yung average asset natin, 4,570. Dito rin, no? 4,570. $850 divided by 4,570 equals 18.6%. 18.6%. Total management effort, 420 divided by 4,570, 9.19%. Ayan. Okay. Return on equity. Ayan, ano? Net na yan, no? Net income after tax. Divided by average equity. Ayan. Average shareholders equity. 420 divided by may average equity. Ayan natin. Average equity. 'Yan, anong average niya, no? Total natin. Okay. 1810 times 2, pareho lang naman, plus 430 plus 750 divided by 2. Parang mali ata lang. 1810 times 2 equals plus 430 equals, no, plus 750 equals yan, divided by 2. 2,400, no, 2,400 yung average equity. 2,400. 420 divided by 2,400 equals 17.5%. Yan yung return on equity. Konti na lang, no? Sulit na tayo sa return on equity. Asset turnover na tayo. Alam na natin yan, no? Sulit sa responsibility accounting. Gamitin lang natin dito. Okay? Ano ulit yan? Asset turnover. Net sales. Divided by, gagawin lang natin average assets to. Ano ulit yung net sales natin? Ang net sales, yung 4,700, no? Yung 4,700. Average asset, 4,570. 4,700 divided by 4,570. Okay? Yan yung asset turnover natin. Ang content, no? Sa mga sample natin sa responsibility accounting, kadalasan ito. 4,7 divided by 4,570. 1.03, no? 1.03. Yan ang asset turnover. Okay. So, ito dagdag lang ito, no? Kasi wala ito sa table natin kanina, sa taas, no? Wala doon. Wala doon sa summary. Kaya nalagyan ko ng quote and definition lang.
Ano yung capital intensity ratio? Capital intensity ratio is the amount of capital needed to generate 1 peso revenue, no? Ano yun? Ano yung kailangan mong assets para mag-generate ka ng piso, no? Ganito yun. Parang ganyan. On average, gumagamit ka ng asset na 4,570, no? Okay? Tapos, sa 4,570 na ginamit mong asset, magkanong na-generate mong revenue, no? 4,700. Ibig sabihin pala, ang formula natin para sa capital intensity ratio ay average assets, okay, average assets divided by net sales. Ano mapapansin niyo, kabalikaran lang siya ng formula ni total asset turnover. Yan yung capital intensity ratio. Gagamitin natin ratio na yan sa isa pang topic, no? Yung additional funds needed. Financial management yun. 4,570 divided by 4,570 divided by 4,700 9.97. Yan yung capital intensity ratio. Okay. Konti na lang. Earnings per share, ito, alam na natin to, no, sa corporation natin. EPS, anong EPS? Di ba, net income available to ordinary shares, no? Ordinary shares. Okay? Ano yung net income available to ordinary shares? Net income available to ordinary shares equals net income after tax less preferred dividends, no? Less preferred dividends. Okay. Oh, divided by outstanding ordinary shares. Huh? Ano yung net income available to ordinary shares? Lagi ko na dito, net income after tax less preferred dividends. Divided by outstanding ordinary shares. Huh? Hello po, ma'am. Okay. O, konti na lang. Net income after tax less preferred dividends. Ano yung net income after tax natin? Wait lang, no? Matakog na naman.
Yun na. Sige, tapusin natin. No? Konti na lang yan. So ba tayo? Ito na, no? Earnings per share, net income, after tax. Wala naman tayo kasing given na ano dyan na preference dividend, no? Kaya yung 420 lang talaga magiging numerator natin dito. 420 less to 0. Okay? Divided by outstanding ordinary shares. Ngayon, 1, nasa taas eh. Ayan, 1 million na, 1 million. Itong dividend na ito, dito ano eh. Hindi yan preference dividend eh. Okay. Paano sabi hindi preference? No? Ganito kasi, no? Isa lang naman kasi diniktira na dividend dyan eh. Saka sa problem kasi, yung binigay na financial statement, common lang naman, kaya wala tayong preferred dividend. Ordinary dividend yan. Okay na. 1 million common shares, no? Or outstanding ordinary shares. Lagay natin dito 1 million. In thousands to, ha? In thousands. Kaya lagay ko dito. Yan lang naman yan. 420,000 divided by 1 million. Okay? Equals 0.42. Peso, no? 0.42 peso per share. Okay? Lima na lang. Price earnings ratio, no? Pasensya na, extend ng konti. Price earnings ratio. Okay, o ratio ng market price, no? Dun sa earnings. Okay, ano yung market price natin ng stock dyan? Ang market price, ito yung market price, 8 pesos. The price of the stock is 8 pesos. Tandaan nyo yung dividend na 0.10. Parang hindi na umakit ulit mamaya. 0.10. 8 pesos and 0.10. 8 pesos yung price per share. Okay. Pesos per share divided by earnings per share 0.42. Okay, sa formula natin, price per share divided by earnings per share, yan ang price earnings ratio. 8 divided by 0.42 equals 19.05. O ratio na, ratio na, kasi kaya nga market test or marketability ratio ng stocks yun eh. So, ayun na, sa 8 pesos no, na bibili ng mga shareholder, 0.42 lang yung ano, kikitain ni Legend. Yan ang price earnings ratio. Dividend yield, okay, na-discuss na natin sa cost of capital yan. Dividend yield equals dividend per share divided by price per share. Yung dividend per share yung kanina, pinanok sa inyo, 0.10 divided by 8 pesos. Ayan, 0.0125 or 1.25%. Ang liit, no? Kung ikaw yung shareholder, hindi ka na mag-i-invest, eh. Ang liit masyado yun, no? 1.25% per year. Maliit yung ano na yan. Ang ROI mo yun eh. Maging return on investment mo, 1.25% lang kariyan. Napalit nun. Ang payout ratio, okay, yung payout ratio, kasi ganito, no, yung EPS natin, dalawang pwede puntahan yan. I-declare as dividend, yung earnings, ha, i-declare as dividend, or i-dalin natin sa retained earnings. Okay. Yung portion ng earnings na dineclare natin as dividends, yun ang payout ratio. Yung portion ng earnings na napunta sa retained earnings, yun ang retention ratio, yung Y, no, yung Y index na requirement. So ang payout ratio itong formula niya. Dividend per share divided by EPS. Ano yung EPS? Ang dividend per share natin yung 0.10 pa rin. Divided by earnings per share, 0.42. Point 10 divided by 0.42 equals 33.81%, no? 33.81%. Ang retention, kung sa EPS mo na 0.42 pesos, no? 0.42 peso per share,
33.81% niya dineclare as dividend. Yung remaining percentation ang na-retain, no? Napunta sa retained earnings. Okay. So, yun ang retention ratio natin. Retention ratio equals one less payout ratio. Yun lang ang formula niya. 1 less 23.81%. Okay. 76.19%. Yan ang retention ratio. At isa na lang, sustainable growth rate. Okay, sustainable growth rate. ROE kasi, di ba? Yung return on equity natin, alam natin, ito yung bumalik sa equity. Ano na sabi? No? Kasi ito yung, net, yung ratio na net income after tax doon sa average equity. Kaya lang, sabi ko mga kanya, hindi naman yan lahat napunta sa retained earnings. Yung iba, dineclare sa dividend. Yung sustainable growth rate, yung pinaka naging increase sa equity, yung hindi mo dineclare sa dividend, yun ang sustainable growth rate. Ano yun? Eh, nakalagay ng formula, ROE times retention ratio. Sa problem kasi, meron tayong return on equity. Okay, return on equity, nasa na yun? Ito, yung 17.5%, yan ang return on equity. Pero, 76.99% lang yung na-retain, no? Yung naging net increase equity. Yun ang sustainable growth rate. 0.175, okay, times 0.7699. 13.47%. Yan lang pinaka naging net increase in equity. Yan ang sustainable growth rate.